eh ilagay mo, ilagay mo lahat sa isang side lang. Ituhog-tuhog mo sila dyan. Tutal, magkakaibigan, magbabarkada naman yan. Tama? Ikaw naman mag-sponsor eh. Tama po ba? Dahil ikaw nag-invite, ikaw mag-sponsor. So, ibig sabihin, pag ito po nag-450, eh di meron kang 90,000. Pag ito nag-450, eh di may 90,000 ka ulit. Ibig sabihin, kada 450, 90 mo? 90. Paano kung meron kang 10? Yung 10 na yan, nag-90,000 ka bawat isa. Ibig sabihin, meron kang 900,000 na pwedeng kitain sa 10. Isang side lang po, pinag-usapan natin. Wala pa yung kabilang side. Yan po yung leadership commission. Okay? Maganda po ba? O tanong, paano kung mayroon kang na-invite? Sabihin natin si C. Okay? Eh si C naman, di naman lang kakilala, di kaibigan. Huwag mo na isama, lagay mo na sa kabilang side. Okay? So ibig sabihin po, no, pag si C humataw, sabihin natin naka-invite din po. Nagpasok din ng 10 sa kanan, 10 sa kanan. Ibig sabihin, nagte-10 mass everyday. Si C po, isang buwan, nagpo 450,000. Ikaw to, dahil ikaw nag-sponsor, meron ka na namang 90,000. So ganun po kaganda ang kitaan. Meaning, kumita ka na ng 90,000 kay C, 90,000 kay A, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Good news! Meron ka pa pong left and right. Ibig sabihin, meron ka pa 1-5 ka pa po. Okay? Na sales match commission. So yan po yung okay, pagkakaiba po ng JC compare po to sa ibang kumpanya. Maganda po ba? Okay, so yan po yung sistema po ng leadership commission po namin. Alright? So yan po yung pangatlo. Now, meron po kami pang-apat pa. Okay? Paano naman po yung pang-apat? I'm sure yung iba po, pamilya na po dito. Okay? Ito po yung repeat orders po namin. Tawag po namin dito, uni-level. Pamilya na po ba sa uni-level? Okay, doon sa mga first timer ha, na medyo pamilya na. Okay, okay, review po kayo ha, refresh po, no? Doon naman po sa mga first time, ngayon nyo lang po ito napakinggan, napakinggan nyo mabuti. Paano tumatakbo po yung uni-level? Ito po yung pang-apat po namin kita. Tawag dito, uni-level. O paano sistema? May dito po sistema nito. Halimbawa, ikaw ito. Okay? Now, na-invite mo si A. Ang tawag po dito, first level. Tandaan mo ha, basta ikaw ang nag-invite, ang tawag po dyan, first level. Ngayon, pag nag-invite ang first level, ang tawag doon ano? Second level mo. Alright. Nag-invite naman ang second level, tawag doon third level. Pag nag-invite po ang third level, tawag doon ay fourth. Nag-invite ang fourth, yan po yung fifth. Nag-invite ang fifth, yan po yung sixth. So, ibig sabihin, ito yung seven, ito yung eight, ito yung nine, and ito po yung ten. So, ang kitaan po dito, hanggang tenth level lang. Okay? Meaning, pag may namimili po sa 11th level, wala ka nang kita dyan. Okay? Pag may namimili po sa 12th level, wala ka na rin kita dyan. Pag may namimili po sa 13th level, wala ka na rin kita dyan. Down the line, wala na. Hanggang saan lang? Hanggang 10th level lang po. So, safety net po ito ng kumpanya para hindi po tayo malugi. Napayo po ba? Okay, now, tanong, Rolly, paano kung namimili ngayon ang first level ko? Okay? Magkano ang kikitain ko kada bili po ng first level? Alright? Pag bumili ng first level, meron ka pong 5%. So, ito po yung pwede mong kitain. Sample natin, ha? Halimbawa po, nag-purchase po yan worth 10,000. Okay? Sa 10,000, meron kang 5%. Magkano 5% po niyan? Ibig sabihin, meron kang 500 pesos. Diretso po ito sa e-wallet mo. Maliwanag po? Okay, Rolly, paano naman kung yung second level ko ang nabili? Okay, meron ka naman ditong 4%. Paano kung yung third level? Okay? 3% naman po. Pag ang fourth level ang namimili, meron kang 2%. Pag ang fifth level, meron kang 1%. Pag 6, 1% ulit. 7, 2%. Okay, 8, 3%. 9, okay, magkano to? 4%. And pagdating sa 10th level, meron ka ulit 5%. So, ito po yung mga pwede mong kitain. Depende kung saan level po sila namimili. Ito yung mga percentage ng earnings mo. Maliwanag po? Okay, so, yan po yung sistema ng uni-level namin. Tanong po. Okay, Ronnie, paano kung walang mamili sa first level? Posible po mangyari? Oo naman! Posible mangyari kasi hindi naman lahat ng unang invite mahilig mamili. Tama po? Alright, now. Paano naman? Okay, halimbawa po, no? Okay, wala ding namili sa second level. Okay, paano kung pati sa third level wala rin mamili? Okay, ito sabi ng system namin. Meron siyang tinatawag na roll-up compression or okay, dynamic compression. Paano sistema ito? Okay? Itong sistema ito, sabi niya, okay, just in case mo lang mamili sa first, okay, yung benta sa 11 na dapat akit na ito sa kumpanya.
Okay? Dahil wala namili sa purse, yung benta sa 11, ang gagawin ng system, okay, i-roll up niya, iaakit niya po sa first level. Okay? Yung benta sa 12, iaakit niya po sa second. Yung benta po sa 13, iaakit niya po sa third level. Ano ibig sabihin? Lagi pong puno ang first level hanggang 10th level. Hindi pwedeng mabakante. Okay? Pag ganyan ang sistema, sure po lang kitaan? Sure po lang kitaan. Hindi pwede mabakante. Okay? Actually po, itong system na to, meron din sa ibang kumpanya. Kaya lang sa totoo lang po, okay, sa ibang company, hindi po siya tumatakbo. Bakit di tumatakbo? Sampulan po natin, ha? Okay, sample po. Halimbawa po, galing ka po, no? Sabihin natin na sa isang malayong lugar ka. Okay, somewhere in Nueva Ecija. Okay? Taga Nueva Ecija ka, eh wala pang business center dun. Okay? Sampulan natin, sir, ha? Wala pang stockist dun. Okay? Ibig sabihin, wala pang mabilhan ng products. Saan lang pwedeng bumili? Dito po sa Ortigas. Okay? Sir, tanong po. Galing ka ng Nueva Ecija, pupunta ka ba ng Ortigas para lang bumili ng one box? Okay? O siyempre, hindi. Bakit, no? Simple lang eh. Okay, lugi, tama ba? Pamasahin pa lang lugi. Nag-negosyo pa, lugi lang din pala. So, kadalasan, hindi yung nangyayari sa ibang kumpanya. Kaya hindi tumatakbo yung level na kasi hindi para pumunta ang taga Nueva Ecija, hindi para pumunta ang taga Bicol, hindi para pumunta ang taga ibang probinsya, kaya para pumunta ng Ortigas, para pumili lang ng one box. Tama po ba? Eh, ang tanong, Rolly, sa inyo ba? Tumatakbo ba? Okay, yes. Bakit po tumatakbo? Kasi ang system po namin, naka-e-commerce po kami. Okay? Ano ibig sabihin naka-e-commerce? Okay? Basta't may online internet connections lang po sa lugar mo, may internet cafe lang po, okay, pwedeng-pwede ka po mag-purchase. Anong gagawin mo? Mag-order ka lang po online. Ang good news, ang gagawin ng kumpanya, i-deliver po ang products door-to-door sa bahay mo. Okay? Maganda po ba? Okay. Kaya nga tinama, actually yung system namin running for the past 7 years. Kasi bakit po? Yung Shomai, yung Shopaw po natin, okay, i-dinideliver po yan. In-order po online yan, dinideliver po yan door-to-door. Okay, yung Shomai na-deliver ko, ito pa kayo mga produktong to. Tama? Okay, so ganun po kaganda yung sistema. So pag ganyan po sistema, online ang transaction, i-deliver niya door-to-door. Okay, tanong, tatakbo po ba? Yes, tatakbo yung system. Tama po? And ito po ang maganda. Bukod sa sistemang yan, okay, ginawa pa namin ang isang sistema na wala sa iba. Ano yun? Yun po yung concept, okay, ng amin pong, okay, Premier 24/7. Okay? So, paano po yan, no? Ito po yung tinatawag namin convenience store. Okay? Pamilyar po ba kayo sa convenience store? Okay? So, parang 7-11 po, parang mini-stop. Na-imagine nyo? So, exactly, kung anong naiisip po sa 7-11, sa mini-stop, yun din po yung convenience store po natin. Ganun din po ang sistema. Okay? Kaya lang, no, ang maganda, ito po convenience store po natin, pinaka-franchise po namin. Baka may kakilala po kayo gusto mag-franchise. Open po siya for franchise. Magkano po, no? Nasa 1.7 million po, franchise. Okay? So kung may kakilala ka po, pwede niyo i-offer na. Pag na-close mo, meron kang 75,000 finder's fee. Okay ba tayo doon? Now, tanong. Sabi ng investor, Rolly, ano ang kapalit ng 1.7 million ko? Okay, good news. Meron na siyang initial inventory worth 200,000. Okay, initial inventory. Okay, di ba lahat ng laman ng convenience store, ito po yung mga kailangan po ng tao from head to foot. Okay, andyan yung shampoo, toothbrush, toothpaste, no? Yan po lahat. Yan po yung 200,000. Okay, plus meron na po siyang kasamang gondola. Meron na po siyang kasamang computer set. Meron siyang kasamang printer. At may 31 account na po yan sa GC Premier. Plus, meron na po siyang isang food cart. So ito po yung mga bumabalik. Ito po yung kapalit po ng 1.7. Pag tinotal po ninyo to, ang total po lahat ito nasa 1.7 million. Now, ito maganda. On the top ng 1.7 million, kay good news po, sabi ng kumpanya, meron pa daw yan libre. Okay, ano libre? May libre pa siya na siyam na, okay, food cart. Okay ba tayo doon? So ibig sabihin din naman, ilang food cart lahat? Meron ka lahat? 10 food cart. Eh di ba sabi nga po natin, no, kanina pinag-uusapan po natin na pwede palang kumita, no, ang food card mo, isang food card mo, average income, 45,000 isang buwan. So kung 45,000 isang buwan, meaning, okay, sa 10 food card, meron na kagad siyang 450,000. Okay? Ibig sabihin, sa 4 na buwan, meron na siyang 2 million. O bawi na po ba investment? O bawi na yung 1.7 in 4 months time, tama po?
Now, ang pinag-usapan natin, food cart pa lang. Hindi pa po natin pinag-usapan yung kinikita niya sa convenience store. O tanong po, kung meron kang kakilala, kaibigan po na may 1.7 million, tingin mo po, mag-i-invest? Okay, yes, mag-i-invest. Tama po? Now, eto maganda. Rolly, di ba sa investors po? E tanong, paano naman yung mga distributors? Okay, ano naman benepisyo pag distributor ako sa convenience store? Okay, ganito po benepisyo. Okay, ang presyo po ng ating po produkto, okay, katulad po siya ng presyo ng product po sa labas. Na di ba, binanggit ko kanina, no, may mga kumpanya po sa labas, no, convenience store din, tama? Okay, pag bumili ka rin ng product, parehas lang po ng presyo ng produkto po natin. Now, ito maganda. Okay, pag ikaw member ng JC Premier, good news po, discounted ka. O tanong po, okay, kung dito may discount ka, saan ka bibili? Sa labas? Sa atin. O syempre sa atin, tama po? Now, bukod po doon sa iyo pong discount, okay, good news, lahat po ng binibili ninyo sa convenience store po natin, okay, nag-uni level. Okay ba tayo doon? Ibig sabihin po, halimbawa, kunyari lang po, ito po, nakabili po yung 10th level po natin, bumili po ng GP. Imagine mo, sa GP yung binili po niya, kumita po siya, no? I mean, okay, bumili siya GP. Itong taong to, pang 10th level, may discount? Yes, may discount. Tama, kasi bakit? Member eh. Now, ang maganda nito, naka-discount na siya, yung pang 9th level kumita, yung pang 8th level kumita, okay, kumita, pati po ikaw, kumita. Okay, na-imagine mo yun? Imagine mo halimbawa, no, yung bumili po nasa Cebu, eh meron tayong convenience store sa Cebu, bumili po yung sa Cebu. Imagine mo, ito yung bumili sa Cebu, okay, sabi natin soft drinks, ikaw nasa Manila, okay, imagine mo nasa Manila ka, kumita ka doon sa binili po niyang GP, sa binili niyang soft drinks sa Cebu. Okay ba tayo doon? O halimbawa naman, no, itong bumili ito, sabi natin nasa Davao. Okay, ang binili po niya, toothpick. Imagine mo, toothpick binili, ikaw nasa Manila, kumita ka sa toothpick na binili niya. Okay, maganda po ba yun? At ang maganda nito, dahil convenience store po pinag-usapan natin, nagpo-branch outlet po ito. Ibig sabihin, pwede magtayo sa iba't ibang province at pwede lumabas ng bansa. Tama po ba? Okay, pag lumabas ng bansa, halimbawa sa Singapore, okay, halimbawa nagpunta ng Italia, tanong po, pwede po ba sila doon magtayo din po ng convenience store? Yes, lalo na pag dumadami na po member. Tama po? Alright, pag dumami membro doon, nagtayo tayo convenience store, halimbawa sa Singapore, bumili sila ng product, bumili ng shampoo, bumili ng soft drinks, good news. Sa Singapore bumili, ikaw nasa Pilipinas, kumikita ka sa binibili po nilang produkto sa Singapore. Okay ba tayo doon? Alright, so yan po yung unilevel po natin. So ito po yung pagkakaiba natin compare po sa ibang kumpanya. Maliwanag po? Okay, now, yan po yung pang-apat nating kitaan. Ngayon, meron po kami panlima. Okay, paano naman sistema po sa panlima namin kitaan? Okay, tawag naman dito para sa mga mahilig mag benta-benta. Kung mahilig kang magbenta-benta, para po sa ito. Ito po yung retail profit po namin. Okay, pag member ka na kasi po ng JC Premier, of course, discounted ka na sa mga products. Rolly, magkano discount ko? Ito po. Okay, pang-apat, pang-limang kitaan, ang tawag dito, retail profit. Discounted ka from 30%, okay, to 70% discount. So ikaw na po bahala, no? Okay? Ikaw na bahala po maglaro ng 30 to 70%. Meaning, makukuha mo ang product ng less 30 to 70%, then ipasa mo ng plus 30 to 70%. So ikaw na po bahala dyan. Klaro tayo doon? Alright, so yan po yung panlimang kitaan. Pang-anim, ang tawag po namin dito, franchise commission. Magkano naman po? Sa franchise commission, kikita naman tayo ng 5%. Okay? Alright, paano sistema po nito? Okay, naniniwala ka ba na hindi lahat po na maibay po natin mahilig po sa ganitong klaseng negosyo? Yes, no? Okay, marami po dyan negative sa ganitong klaseng business. Okay, ang suggestion namin, pag negative, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, huwag mo nang presentahan. Anong gawin mo? Alukin mo ng negosyo. Ang ialog mo, yung atin pong franchising. Okay, bentahan mo po ng food cart. Pag yan po kumuha ng food cart, halimbawa kumuha ng food cart, 88,888, di ba yung food cart po natin? Okay, ang franchise natin, meron ka po dyang 5%. Magkano 5% ng 88,000? Kikita ka po dyan, okay, ng more than 4,000, close to 5,000 pesos. Yan po yung franchise commission mo. Maganda po ba? Now,